You're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Ang linyang ito ay isa marahil sa pinakasikat na linya sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino na binitawan ng isang kontrabida, si Lavinia Arguelles, sa Bituing Walang Ningning na binigyang buhay ni Sherry Hill. Evangeline Rose Hill Eigenman sa tunay na buhay. Nagmula si Sherry sa angkan ng mga artista. Anak ni na Eddie Mesa at Rosemary Hill. Kapatid ni na Michael De Mesa at na mayapang Mark Hill. At tita sa mga bagong henerasyon ng mga Eigenman na sina Ryan, Joff, Andy, Gabby at Max. Walang delikadesa. Limang dekadang gumawa ng makukulay na karakter sa pinilakang tabing si Sherry. Gaya ng Oro Plata Mata, Immortal at God Save Me, kung saan nanalo siyang Best Actress. At ang isa sa kanyang mga naunang pelikula na Problem Child, isa sa mga daring na papel na kanyang ginampanan. So I was called the problem child of Tinseltown. So basically, the exploited my entire personal life. Looking back at that film right now, I think it was the most groundbreaking millennial type of a movie at that time that broke the boundaries for young women who at that time were trying to find their own identity. And looking back now, I'm so happy that I did that role. Gumawa rin siya ng hindi mabilang na drama sa telebisyon, kabilang ang mga teleseryeng Ikaw Lamang at Dolce Amore sa ABS-CBN. Ipinamalas din niya ang husay sa teatro. Pebrero ng taong ito, ginulat ni Sherry ang lahat nang lumabas sa cover ng isang magazine na Kalbo o Walang Buhok. Ayon sa kanya, rebirth o simbolo ito ng kanyang bagong buhay sa desisyon niyang manirahan sa New York City sa Amerika kasama ang asawa at mga anak. Kahapon, August 5, 2022, nagulat ang buong industriya sa balitang pagpanaw ng aktres. Ang kanyang pamangkin na si Sid Lucero ang nagkumpirma ng balita sa ABS-CBN News. Pero wala nang ibang detalye at sinabing maglalabas ng statement ang pamilya. Bumuhos ang pagkagulat, pagdadalamhati ng fans at mga katrabaho ni Sherry sa industriya. Gaya ni na Sasha Padilla at Pops Fernandez na inalala ang mga off-cam bonding moments nila. Pati ang kanyang mga pamangkin na sina Sid, Gabby at Ryan nagpahatid ng pasasalamat at pagpupugay sa kanilang tita. Isa sa pinaka-madamdami na post ay mula kay Sharon Cuneta. Ayon kay Sharon, nabisita pa niya si Sherry sa New York at umasa pa sa milagrong malalampasan ng kaibigan ang karamdaman. Mabigat ang puso ni Sharon dahil tinuturing niyang pinaka-importanteng bahagi ng kanyang buhay at kasaysayan si Sherry. That was a very first lesson. Pero sa kanyang pinakahuling panayam kay Boy Abunda, ibinahagi ni Sherry ang tunay niyang pagkatao sa likod ng kamera at atensyon ng publiko. Each day I wake up, the first thing I look at on my phone is if I received a phone or a text from my children. No. So, at the end of it all, what happens to become the strongest force in me and the strongest energy is that of being a mother. MJ Felipe, ABS-CBN News.